Okay, okay. So, good morning, good morning, good morning, good morning mga kakulot. Paparehistro tayo ngayon sa LTO, guys. Eto, as expert na to si White, siyempre bago tayo umalis at make it sure na maayos lahat. Yan, dapat walang hindi nakakabit kasi isi-check yan ng inspector sa LTO. Yan, all goods, ilaw, signal light. Yan, mas maigi kasi guys kung pupunta kayo ng LTO na walang problema. So let's go na. Medyo late na ako ng onte kasi dahil maaga tayo pupunta doon. Pero dahil nga late ako nagising, late din tayo pupunta. Hindi naman sobrang late. Sakto lang yan guys. Ito na, on the way na tayo. Ayan, so mga kakulot, papunta tayo ngayon ng LTO, Espanya. Kasi doon ako madalas talaga magparehistro ng motor. Dati, sa LTO Tayuman ako, nagpaparehistro. Eh kaso, sa Tayuman kasi guys, main office kasi yon ng LTO. Dito sa amin sa, dito sa Tayuman, malapit sa Tundo. Ang problema lang kasi doon, ang dami nagpaparehistro kahit sobrang umaga. Biruin ninyo, paparehistro kayo, gantong umaga, cut-off na sa mga smoke. Hindi katulad dun sa, although pwede naman magpa-smoke sa iba, mas maganda kasi sa ano na, Espanya. Kasi sa Espanya marami kang option, marami kang pagpipilian guys. Malay nyo, may nabago. Meron pa rin nag-stake. O tumaas ba yung presyo ng ibang category doon, like insurance. Yan, tignan natin kung ano yung mga tumaas, kung ano yung mga nag-fix na price. Nagmahal daw ang insurance. Hindi natin sure kung nagmahal nga. Pero tatanong din natin kung ano ba gamit talaga ng insurance dyan, no? Di natin alam kung sa tao ba yan o sa motor. Kasi kung sa motor yan guys, para saan? Kung na-accidente ka, hindi mo naman din nagagamit, diba? Kung sa tao naman, logic, diba? Paano kung ma-accidente ka? E, sasagutin ka ba ng LTO sa insurance na yun? Diba? Unang-una pa sa lahat, guys, tandaan ninyo, pag kayo pupunta ng LTO, tsaka may mga ano pa, guys, pag magpaparehistro kayo, sure naman ninyo na walang problema yung motor ninyo, no? Unang-una pa yon. In terms of papers naman, ang kailangan nyo pag magre-renew ay Xerox copy ng ORCR at ID. Ay, tama, ID, lisensya. Sa smoke naman, tulad last year, may mga kasabay akong mga nakakalkalpay pero stuck yung itsura. So wag na ninyong balakin. So guys, balikan ko na lang kayo pag andun na ako malapit. Let's go! Yan, dito na guys. Kaliwa tayo dito. Yan ang LTO Espanya guys. Paparehistro po! Ito tayo guys. Xerox po ba? Yun guys, talagang meron talagang lalapit sa inyo guys na ganyan. Kaya huwag kayong magtaka. Mga authorized naman yun dito. Yan, tsaka kilala ko yung tomboy. Yan, lagi nag-a-assist sa akin guys. Nakakuha na tayo ng insurance. Ito insurance natin tsaka yung Xerox nung ORCR natin. Next na natin is dun sa emission. Yan, emission test na tayo guys. So yun guys, magkante tayo ng emission ngayon dito sa likod. So dito tayo ngayon sa Espanya. So yun nga, ito yung sinabi ko sa inyo. Yung unang ninyong gagawin, pagka kumuha kayo ng paparehistro kayo, unang-una nyo is magpapaserox kayo ng OPR like this one. Tsaka may kasama po yung lisensya. Tsaka kayo bibigyan ng insurance. Ang insurance natin ngayon guys, 700 siya. Buti, ganun pa rin yung price. Kala ko 800 na. So mamaya kumpitin natin yung mga nagastos natin bago tayo matapos, okay? Balikan ko kayo guys. Tagal-tagal pa tayo sa emission, pang 15 ata tayo kasi salit-salit yung sa emission, gas, tsaka diesel. Cars, makakulat, ito na yung motor natin. Ang nakasalang na. Let's go. Okay, so after nyo dun sa emission, gumain na kayo, which is 400 pesos yun. Na 400 yung emission din. After ng emission, after nyo mag-budget sa emission, pupunta kayo para ma-stencilan yung motor.
mamarkahan yung papel niyo. So hindi ko lang napakita yung papel kasi sinabit na yung form doon sa loob. So waiting tayo doon sa register natin. Napakita ko sa inyo yung total amount ng alasos natin dito sa registro. Balikan na ako. So yung mga kulot, yung update lang, yung kasamaan mo tapos na. As usual, wala pa rin daw sticker dito sa LTO. Waiting tayo mga kulot, tawagin yung pangalan natin. Yan, pagkapasok sa loob, syempre lagi magdadala ng patient guys, dahil pasok kayo sa loob ng office. Tsaka yun, lagi magdala ng alcohol. Kaya pinag-uugas naman dito, yun ang good thing dito sa LTO guys. What's up, no mga kulot? Tapos na tayo magpa-rehistro guys. So yan, LTO Espanya. Okay? So yan guys, pakita ko sa inyo rehistro ng bago. Ayan. Wala pang sticker na nilabas ngayon 2021. No? Ewan ko kung bakit. Siguro kasi dahil kakabalik lang sa trabaho lahat dito sa LTO. Pero okay lang yan. Mahalaga. Rehistrado na tayo sa LTO. 1,590 or 1,600 sarado. So ayun yung kabuuang registro natin sa kasalukuyan 2021. 1,600 sarado po yun, malinis. Walang fixer, walang pangmeryenda dun sa nag-abot, walang abot. Okay mga kulot, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw sa pagpaparehistro kay YT. Then shoutout again Spider Philippines sa malupitan ninyong helmet. At soon mga kulot, yan, bili tayo ng secondary cam natin. Hopefully, GoPro na mabili natin. Kasi SD cam lang po ang gamit ko. Baka naman sa mga nanonood dyan. Yun lang. Maraming salamat sa pagsuporta. Huwag na huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel for more reviews, for more vlogs and travel. And sama-sama tayong maahon mga aspiring moto vloggers dyan. Huwag natin kalimutan mag-subscribe. Ingat palagi, rise up everyone, tandaan at laging tatandaan ang totoong finish line ng buhay ay ang ating pamilya. So yun lang mga kulot, kita-kita sa next vlog kung ano man mga vlog natin. Peace!